Hello everyone, welcome sa Structural Matrix Analysis for Truss Structure. So specifically, truss muna tayo kasi nahati itong sa tatlong part. Una is para sa truss, pangalawa sa beams, and pangatlo para sa frames. Ngayon, ito is about yung application ng matrix sa structural analysis. So having said that, ang objective natin is makapagkaroon tayo ng understanding paano i-apply yung matrix sa structural analysis that can be efficiently implemented. And in this example, gagawin natin is manual solution muna and then Python. Magpa-Python programming tayo after netong mahabang-mahabang preliminary series video para maintindihan natin paano i-code or i-implement sa code yung structural analysis using matrix method. Okay, so yung mga prerequisite natin is kailangan meron tayo kahit paano understanding yung preliminary sa theory of structures. Okay? Sa theory of structures kasi nahati yan sa dalawa, theory of structures 1 and 2. So, theory of structures 1, basically ang pinag-uusapan diyan yung statically determined structure, yung kaya nating i-solve directly using statics, and yung indeterminate structure which is kailangan pa nating i-consider yung deformation mismo ng beam para makuha natin yung buong mga forces na nagagaganap sa structure na yon. Then, kailangan din natin ng basic understanding sa matrix operation katulad ng nakita natin is yung addition, pwede rin itong subtraction, which is kapag mag-add tayo or mag-subtract, it is element-wise, A minus E, then yun yung first element, then the second element would be B minus F or plus F. So, kapag addition and subtraction. Ngayon, kapag gagamit tayo ng multiplication, or in this example, dot matrix, magiging ganyan siya. Okay? Pero dapat, compatible yan. Okay? So, alam na natin yun. Kailangan natin ng basic understanding dyan. So, next naman is, ganun lang yung kadali. So, matrix methods na application natin sa dito, yung gagamitin nating matrix methods inhahati sa dalawa. Una is yung stiffness approach or displacement analysis approach and flexibility approach. So, ito yung dalawang approach ng matrix na ginagamit sa structures. So, meron tayong stiffness matrix approach in structural analysis and flexibility matrix approach in structural analysis or force analysis approach and displacement analysis approach. So, yun yung dalawa. Pero, in these videos na gagawin ko, I will focus on stiffness approach kasi yun yung pinakamadaling gawin or i-implement sa computer. So, ngayon, sa stiffness approach tayo. Ngayon, sa mga susunod na mga videos, kailangan natin ng computer para makapag-code. So, make sure you have computer muna and at least meron kayo Microsoft Excel and siguro take down notes habang nanonood. Then after nito, magsisimula na tayo mag-solve or hindi na mag-solve, makita natin yung principle behind sa structural matrix analysis ng trusses. So yun muna, no? So, see you sa next video.